Hey, kenapa leh? Apa leh? Ito na naman si Paring Alan. Tayo, may gusto kong gawin. Gusto kong pakita sa inyo kung paano paggawa ng kung kinatawag ko ito eh, Lala Sandals. Sawali Sandals. Yung parang dinding sa probinsya mga pare. Sawali Sandals. Panoorin nyo. Ito ang una natin gagawin ay pattern. Tuturo ko muna yung style lang kung paano ako magawa ng pattern. Ganyan lang kasimple. Ito yung panghuli. Yung panlikod ng sandals na ginagawa ko ng pattern na to. Kasi kailangan pa magsisimula tayo ng sandals. Kailangan eh marunong tayong gawa ng pattern. Sariling pattern natin. Sariling pattern. Kung anong style ang gusto nyo gawin, gawin nyo. Kung ano nasa isip yung style, gawin nyo. Kasi kanya-kanya tayo ng style na sandals. Ito pattern lang to. Kailangan meron tayong molde na figure out natin kung ano yung tsura. Yan. Yan yung panlikod lang yan. Sandals to. Sandals na leather. Banana wave ang gagamitin natin. Kulay dilaw na balat. Ito yung pinisinusuotan ng buckles mga pare. Mga buckles. Yung buckles natin sa sandals. Yan. Inuunti-unti natin. Pyesa-pyesa muna natin gagawin yan. Yan. Kailangan tansyado nyo. Meron na kayong nasa isip na kayo kung ano style ang gagawin nyo. Alam nyo na kung ano ang gagawin nyo. Style. Nakaplano na sa isip nyo. Yeah, dapat. Yan. Yan. Ipipigilan nyo para nakikita nyo na kung ano yung tura ng sandals na ginagawa nyo. Yan. Panghuli yan. Sa huli parte yan na pare. Kailangan kasi pang gagawa ka ng leather sandals. Marunong kang kuha ng pattern. Ay, hindi pwedeng manghihiram ka ng pattern o manghihingi ka. Hindi ka makakagawa ng maganda sandals kung wala kang pattern. Yan ang dapat din eh. Pattern making maker ka rin eh. Pagka kumagawa ka ng sapatos, sandals, hindi pwede hindi ka marunong kuha ng pattern. Ito ang gagamitin natin, balat. Balat, yan. Banana wave kung tawagan niya mga bossing. Banana wave yan. Yan, makapal na balat yan. Sa Bulacan na makukuha yan. Yan. See, yan. Ito yung sa buckets. Aking hindi natin papakita ba dahil masyadong hahaba ang ating video. Biyesa-biyesa muna natin. Kailangan yung mahal ng balat niya pa rin. Mahal yung mga balat niya. Kailangan titipirin natin. Pagtapos kailangan yung maging retaso natin eh maluluit lang mga retaso. Kailangan kapag-aralan nyo kung paano tama pagtapas. Kasi mahal ang balat niya pare. Yan. Ito yung poste sa likod. Yan. Kailangan babalance natin kung saan dapat makakatipid ng balat. At hihahanap na magandang pwesto. Yung walang masasayang na balat. Ganun yun. Yan. Mapapansin nyo. Hinahanapan natin kung saan dapat yan. Kasi yung bawat retaso ng balat ay mahalaga yan. Sa mahal ng balat ngayon, kailangan mo walang nasasayang dyan. Yan. Yan yung mga parte, yan yung mga piyesa sa harap na yan. Yan. Malaking parte na yan sa harap na yan. Na-shortcut ko na mga bossing kung paano paggawa ng pattern. Kaya hindi ko na pinakita yung paggawa ng pattern sa harap. Ang mahalaga makakita natin kung pagtapas at pag-assemble ng sandals na yan. Sawali sandals. Yan. Tingnan natin kung masusundan nyo ako pero hindi na hantahan ko na paggawa niyan para masundan nyo mabuti. Yan. Tapos na lang. Yan. Pagtapos niyan eh, kailangan nasa kuwit ka. O, kasi yung pattern mo
sa tingin mo yung pantay na yun, kaya ginamit mo yung pattern mo, kailangan pantay din yung pagtapos mo yan. Kasi hindi rin natin mapot na yung tutuwa niya pag tabi-tabi nga yung tapos natin, pangit tingnan, kailangan direct-direct yan. Yan ang parting unahan na yan, yung tinatapos ko na yan, yung parting unahan na mga pare. At kailangan, bagay meron pa tayong gagawin dyan eh. Yung mga tinapos na yan, mayroon akong ginagawa dyan, nililiha ko yan. Nililiha ko yung gilid para hindi makita yung pinagtabasan ng gunting. Kasi meron mga makikita ka na hindi mo mape-perfect sa gunting yan eh. Kaya ang ginagawa ko, nililiha ko ng konti. Tapos, kinukulayan yung gilid. Parang hindi yan at parang tapos ng makina yan. Wala naman tayong ganun pang compress machine eh. Kinukulayan pa yung gilid yan. At pagkatapos kulayan, siyempre, pakikintabi natin ng konti yung gilid. Para magipantay, maganda tingnan, hindi magiging masakit sa paa. Yan. Kailangan na rin yung pagkupit nyo, mga bossy, para maganda tingnan. Ayan na, ayan. Ayan, nililiha natin ng konti ang gilid yan para hindi mahalata yung mga gindi-gindi ng gunting. Lihayin natin ng konti. Yung baso may nakita ko hindi pantay yun, ang lilihahin nyo. Ganyan lang yan mga bossy, mga pagkana sa gilid. Para smooth ang dating sa gilid. Yan. Pwede kayong, kung may sarili kayong mga style-style, gawin nyo. May sarili kayong discarte, may sarili kayong design. Kung anong kulay gawin nyo, brown, black, gawin nyo. Kung ano yung pumasok sa isip nyo, style, yun ang gawin nyo. Ngayon, tatahin na natin mga bossing. Kailangan diretso ang tahin yan. Ako yung walking foot ang gamit ko. At nylon thread ang gamit natin. Number 9. Medyo malaking sinulit. Malaking makina ang gamit natin. Kaya medyo may iba to. Kung gusto nyong bawa ng ibang design, gusto nyong magandang design, maghanap lang kayo sa YouTube o kayo sa Google. Maraming design na maganda roon. Pero mas maganda kung tayo gagawa ng sarili natin design. Tulad ko mga boss, karamihan ng mga gawa ko sarili kong style. Hindi nyo makikita sa iba. Sarili nating design yun. Hindi tayo nang gagaya. Tulad itong isang to, wala tayong ginayahan yan. Sariling design din natin yan. Makikita nyo, abangan nyo na lang mga kaibigan. Magandang trabaho yan. Magandang pagka natutunan mo itong trabaho ito, maganda. Yung panlikod yan, panlikod. Nilagyan ko ng style, design. Para medyo may dating ng konti na iba. Yeah. Actually, simple lang yung design na yun. Simple lang yan. Hindi ko na pinabuhong ka. Yan. Tapos, yung design ko na yan, dahil sa wali style, magbubutas tayo. Yan. Butasan natin. Diyan natin isusuot para magiging sawali siya. Sawali. Dingding sa probinsya dati. Ganyan. Ganyan. Medyo makapal yung balat na yan. Kaya matigas. Kunat. Ang balat mga bossing naman yun, tumatagal yan pagka hindi nababasa. Lahat ng balat tumatagal yan pag hindi nababasa. At kahit imported na balat, kahit imported na mahal yung balat, pag nababasa, hindi tumatagal. Kaya kailangan, ang balat
hindi na babasa. Nakaka-protect sa rin yung lining. Kung may lining ka at manipis ang balat mo, kailangan malagyan ng lining. Pero itong balat na ginamit natin, makapal na eh. Pag nilagyan mo ng lining yan, titigas yan. Eh, isa pa. Yeah, susuot na natin. Kailangan, alam mo yung ginagawa mo dyan. Discarte natin kailangan alam natin. Panoorin nyo kung paano ko gagawin. Sariling style ko yan, mga kaibigan. Nilalabas ko. Yan. At pwede nyo gayahin. Wala naman. Hindi nagagaya. Lahat tayo nang gagaya. Pati ako. Ang gagaya ko pag pinupulot ko yung magagandang style. Pero kung masyadong common ang style, magawa na lang ako ng sarili kong design. Marami akong style niya, mga bossing. Sa mga susunod na pagkakataon, ilalabas natin yung mga style natin. Unti-unti. Dito naman sa YouTube kahit matanda ka na, pwede ka pa naman daw mag-upload. Naparami ang video ng mga YouTuber sa YouTube. At napakatindi na ng competition ngayon sa YouTube, mga bossing. Kaya kailangan ng content daw natin maganda. Makabuluhan. May natutunan daw ang mga viewers natin. Kaya, wala naman tayong magagawa kundi pagandahin na lang yung ating content na to. Well, nakita niya na, boss? Yan. Yan, sawali. Sandals. Leather sandals. Sawali. Yan. Ano yan, pang makita niya, pangunahan niya, pang harap. Narigay ko, nakikita niya na yung tsura ng sandals niyo. Ang nasunod natin gagawin ilalapat natin siya sa tapakan. Sa tapakan na natin siya ilalagay. Yan. Ba? Nakita nyo na? Kung may sarili kayong design, at planuhan nyo, kung nagagandahan kayo, gawin nyo. Kaya nilalagyan ko ng tikit niya para pagtahi, hindi sila maghihiwalay-hulay. Yung nakita nyo yung kahoy na yung mga kaibigan. Yan yung molde. Sa mga hindi nakakaalam, molde yan ng sapatos. Hindi ka makakagawa ng magandang kinelas o sapatos kung wala kang ganyan molde. Yan ang mahalaga. So, may to order gumagawa ng mga sapatos, mga sandals. Yan ang mahalaga, molde. Mura lang yan, mga kaibigan, sa Marikina. Mayroong mga bargain yan, mura lang. Pwedeng mayroong gumagawa ng mga bago doon sa Marikina. Papa, may to order ka. Ay, napakaraming gumagawa dyan sa Marikina. Salamat nga tayo at medyo sumisigla-sigla na ang Marikina ngayon. Sumisigla-sigla. Siguro konting panahon na lang makakabawi na ang Marikina. At yung gawang China, nakakasawa na. Konting gamit nila, sira na. Kaya sana doon darating na panahon umunlad na ang bumalik na ang pagkakta ng Marikina. Nakita niyo, mga kaila, yung mga materyales ko, kaibigan, sa Bulacan ng gagaling yan. Nandoon ang mga luto ng mga balat sa Bulacan, mga magagandang balat. Actually, yung ibang balat sa Marikina, galing din ang Bulacan yan. Yan. Kita niyo, tigas ng tapakan din, ha? Yung iba, hinihiwa yan. Ako, kinugunting ko. Kaya yung kalyo ko sa kamay, grabe na. Matigas pa sa... yung kalyo ko sa kamay, matigas pa sa... patas. Yan. Iuukit na, ibubutas natin yan. Kailangan may palatandaan ka. Yan. Yung iba, kanya-kanya kami style, ano? Ako, ginagawa ko to. Kasi alam ko yung diskarte.
Pero ang iba, pinanilalagay mo na sa hulmahan yan bago sila magugot. Pero ayan ang diskarte ko. Actual, direkta, binubutas ko na kagad yan. Yung pala, tandaan na kagad ako. Kasi alam ko lang takbo ng strap dahon yan. Alam ko na kung saan ang bagsak. Ayan. Sa nakakaintindi na sandals na yan. Paggawa na ganyan. Kanya-kanya ng style na lang naman yan ang paggawa ng chinelas. Kanya-kanyang kalokohan lang yan, mga bossing. Kung yung style mo eh nakakabilis sa'yo, nakakagaga sa'yo, eh gawin mo. Eh ng style ko, mga kaibigan, mabilis, direkta, walang keme-keme. Yan, nakita nyo na, medyo nabubuo na natin. Yan, yung panlikod na lang. Yan. Tayo naman eh, wala pa tayong camerang maganda, kaya cellphone lang nagtatagaan natin. At medyo natuto na tayong gumamit ng tamang paraan. Hindi tulad ng mga unang video ko, mga kaibigan. Meron siyang shadow sa gilid. Medyo natuto na tayo. Siyempre, pinag-aralan din natin. Yan. Mukhang naiintindihan nyo na kung anong magiging design ng sandals ko, mga bossing, ha? Madaling matutunan yan. Ayan. Ayan, sariling style natin yan. Ayan. Madaling magaya, madaling matutunan. Ayan. Eh, kung mas magaling ka mag-design sa akin, eh, di ako naman ang gagaya sa design mo. Ipakita mo. Kung anong design mo maganda, gagayahin ko. Ganyan lang naman eh. Lahat naman ng tao eh, pinanganak ng walang alam, ano? Lahat ng tao eh, dumaan sa pagkasanggol. Ang alam lang natin, dumede ng gatas. Yan lang, umiyak. Wala tayong alam. Kaya walang magmamalaki na marami siyang alam. Tingnan nyo, kabi yan. Napipigure out nyo na kung ano style ng sandals ko nito. At ngayon naman eh, atin na siyang lalagyan ng pandikit para may salpak na natin, mga kaibigan. And pwede erekta na yan, diretso na, dikit na, tapos tuloy lagay na ng suwelas. Pero gusto ko lang step by step makita nyo kung paano ko ginagawa ang sandals leather ko. Ayan. Yung pandikit natin ngayon, ordinary lang pandikit yan. Ordinary lang yan. Mamurahing pandikit lang yan. Pero nakatahi naman yan, kaya yan. Ating isasalpak mo. Kailangan medyo banatin natin ng konti para pumorma siya. Mabanat siya ng konti. Kabilaan. Antayang banat. Hindi naman banat na banat. At baka mawala naman sa forma yung sa ibabaw. Makapal na balat yan, mga bossing. Kaya matibay. Pagka nilagyan na suwelas yan, itatahi mo yan. Talaga matibay. Plus lalagyan pa ng suwelas na gulong. Gulong ng sasakyan. Imagine nyo yung boss. Gulong ng sasakyan ng yung pangilalim yan. Kaya talagang matibay. Ayan. Ayan. Makikita nyo na kung ano yung tura. Ayan. Madaling gayahin. At palagay ko yung style nyan eh. Hindi nyo pa nakita sa ibang style nyan. Makita nyo, mga boss. Forma, diba? Oh, wala pang suwelas yan. Lalagyan na natin ng suwelas. Yan. Dalawa na siya. Diyari na siya. May shortcut ko na siya, mga pare. Yan. Leather yan. Napakatibay niya na. Napakaganda niya, mga pare. Ang ganda na niya. Di ba yan? Mahal yan. Pag saan ko nung binili yan. Kung magiging branded yan eh. Napakamahal yan.
di Buyan. Atin naman ang ligay natin ng Suarez. Sinortak ko na rin para hindi humaba ang video natin. Ayan, finishing na agad ng Suarez na. Ayan. Pagkatapos niyan, atin siyang tatahiin. Ayan, ayan mga pare. Ganyan ang pagtahi niyan. Makapal yan, pero kinakaya namin tahin yan. Kita nyo, ang kapal na ng suelas, gulong pa ang ilalim, may tahi pa. Ganyan katiba yan mga bossing. O sige mga bossing, nag-beat na lang ha. Sana naintindihan nyo, sana nasundan nyo. Yan ang ating finished product. Sana nasundan nyo, kaya-kaya nyong gayahin yan mga pare. Mga pare, kaya-kaya yung gayahin niya. Sige, susunod na video, abangan nyo. Sa channel ko, marami kayo matutunan. Lalo na kung magsusubscribe pa kayo mga pare. Abangan nyo ang mga susunod kong video. Ayan, ganda, diba? Letter yan. Letter sandals, pare. Maraming salamat. God bless you all, mga pare.